Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, Batang Maynila to. It's ito, pag-usapan natin yung nangyari ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito ay June 28, 2023, araw ng Miyerkules. Ito pong ABS-CBN, ito pong Kapamilya Network, ay pumirma ng kontrata sa dalawang malalaking TV stations. Una po, nagkapirmahan dyan sa TV5. Ito po, nandito sa baba, yung picture sa baba, kasama po yung official ng ABS-CBN at ng MediaQuest Holdings na pinangungunahan ni Manny V. Pangilinan. At dito naman sa taas, ay pumirma sila ng kontrata para ipalabas ang It's Showtime dito naman po sa GTV na pag-aari din ng GMA. Nandyan din po yung may pinaka-bossing ng GMA na si Felipe Gozon. So sa loob lamang ng isang araw, nakagawa ng history itong ABS-CBN. Biruin ninyo, pinasok na nila itong dalawang malalaking network. Itong TV5 at itong GMA. So ito, pag-usapan muna natin yung detalye ng pinirmahan nilang kontrata dito sa TV5. Diyan po sa litrato, makikita po natin itong si ABS-CBN CEO Carlo Katigbak at MediaQuest Holdings Chairman Manny Pangilinan. Sila po yung magka-shake hands dyan. At kasama po dyan sa litrato, ito po simula sa kaliwa, andyan po ang ABS-CBN Chief Partnership Officer Roberto Barrero, ABS-CBN Head of Finance Operations Catherine Lopez, ABS-CBN Chief Operating Officer for Broadcast Corey Bidanes, ABS-CBN Chairman Mark Lopez, TV5 President and CEO Guido Zaballero, MediaQuest President and CEO Jane Jimenez Basas, PLDT Head of Business Transformation Victorico Vargas, and TV5 Chief Finance Officer Pierre Paul Buhay. Ayan po yung nandyan po sa litrato. Sila po ang mga matataas na opisyal ng ABS-CBN at ng TV5. So anong kontrata pinasok ng ABS-CBN dito sa TV5? Ito pong ABS-CBN ay pumasok sa isang content agreement with TV5, strengthening their partnership and ensuring delivery of high-quality TV entertainment to Filipino viewers. Kasi mga kababayan, di ba, pinaliwanag naman ng mga opisyalis ng ABS-CBN na hindi na sila network. Hindi na po sila network dahil unang-una wala po silang prangkisa. So dahil wala po silang franchise, hindi po sila pwedeng mag-operate bilang isang network. At yung mga ano nga nila, yung mga frequencies nila, binili na ng kumpanya ni Manny Villar, yung All TV. So, ina rin nila hinabol yung prangkisa. So ngayon, itong ABS-CBN ay tinatawag nila yung sarili nila na content creator. So hindi na po sila network, content creator na po sila. Kaya ayan po ang pinasok nilang kontrata sa TV5. Sa loob ng 5 taon, sila po ay tuloy-tuloy na magbibigay ng top-rated programs dito po sa TV5. Ibig sabihin, magpapalabas po sila ng mga programa weekdays at weekends, prime times, ng mga content ng ABS-CBN dito po sa TV5. At ilan sa mga kapamilya shows na patuloy na i-ere dito sa Kapatid Network on weekdays ay etong FPJ's Batang Quiapo, The Iron Heart at Dirty Linen. Tuloy-tuloy po rin po sila dyan sa TV5. At tuwing weekend naman at Sunday, mapapanood dito sa TV5 ang ABS-CBN's Everybody Sing and ASAP Natin To. So yun po yung mga programang mapapanood natin sa TV5 na ang content ay nanggaling po sa ABS-CBN. O sabi po ni Mark Lopez, "We are very happy to sign this new agreement for the next 5 years. It's a partnership which we've been very happy with. I think there are a lot of opportunities that we can do together." Sabi pa niya, "This new deal is a way to really solidify what the two companies aim to do." So, eto mga kababayan na, ito po yung nangyayari. So, wala pong samaan talaga ng loob na nangyayari sa ABS-CBN at sa TV5. Kasi iniisip ng iba, nung umalis itong It's Showtime dyan sa noontime slot, kasi dati sila yung noontime slot sa TV5 eh.
So nung naalis itong It's Showtime at pumirma dyan sa GTV, hindi ibig sabihin nun, may problema ang ABS-CBN sa TV5. So itong kontratang ito, itong pirma ng kontrata na ito ay nagpapatunay na wala pong ganun. Wala pong problema between ABS-CBN and TV5. Nangyari lang siguro na itong ABS-CBN ay nakakuha ng slot dun sa GTV. Kumbaga, may noontime slot eh, pwede sila dun eh, kaya lumipat sila sa GTV. Pero hindi ibig sabihin, nagkaroon ng samaan ng loob. Kasi kung may samaan ng loob, bakit may pirma pa ng 5 taong kontrata itong ABS-CBN dito sa TV5? So dapat maliwanagan po ha, wala pong problema ang TV5 at ABS-CBN. In fact, mas lalo pang pinatiba yung samahan ng dalawang kumpanya. Biruin ninyo, 5 taon. 5 taon magpo-provide ng content itong ABS-CBN sa TV5. So, ibig sabihin lang, itong kapamilya ay kapatid sa loob ng 5 taon. Oh. Di ba? At sabi pa ni Lopez, I think we have a lot of programs in store for our audience moving forward. So, tuloy-tuloy lang. We'll make sure that we make the right content for everyone. At sabi naman ng TV5 President and CEO Guido Zavallero, itong partnership daw na ito, dulo pa lang ito ng iceberg. Ibig sabihin, meron pang mas malaking mangyayari between ABS-CBN and TV5. At meron silang meron silang darating na mga afternoon soap operas. Ito ang i-release sa July, itong Pirapirasong Paraiso at itong Nagbabagang Damdamin. O yan po yung aabangan natin sa TV5. Ito po ang content na ito ay galing po sa ABS-CBN. At kasama po yan dyan sa kontrata nila sa loob ng 5 taon. We are also working with the ABS-CBN for co-prods for the afternoon and continue to develop good content together. We intend to strengthen our partnership with ABS-CBN, like they say, stronger together. It is our firm belief by solidifying it with a 5-year partnership, we can also grow together. So, yun yung kontrata ng ABS-CBN dyan sa TV5. At ito, pag-usapan naman natin yung kontrata ng ABS-CBN dito naman sa GMA. Ito pong pagpapalabas ng It's Showtime dito sa GTV simula sa Sabado, July 1, 2023. O sabi ni ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, ito na ata ang pagtatapos ng TV War. The TV War is officially over. Kasi dati talaga magkalaban ABS-CBN saka GMA, di ba? Tagal pong nagpagalingan . Pero ngayon magkakampi na sila. Itong collaboration dito po sa GMA ng ABS-CBN. So, yun yung deklarasyon ni GMA Chairman and CEO Tony Felipe Gozon kaugnay ng pag-ere ng kapamilya noontime show na It's Showtime sa GTV. Maituturing na mahalagang kasaysayan sa Philippine noontime television na pagsasanib puwersa ng rival networks na GMA 7 at ABS-CBN para sa pagpapalabas ng It's Showtime sa GTV. Ang GTV ay free-to-air TV network na pagmamayari ng GMA 7. Naganap ang contract signing sa pagitan ng top executives ng GMA 7, ABS-CBN sa Seda Verdes North Hotel sa May Quezon City. O kanina po yan. Pagkatapos nila sa TV5, dumiretso sila sa dyan sa GMA. So malupit. Malupit itong ABS-CBN. Lahat na pinasok na TV5, pinasok pa rin ang GMA. Ha? O sa panig ng GMA, sino yung mga dumalo? Siyempre, si Atty. Gozon, Gilberto Duwabit, President and COO Felipe Yalong, Executive Vice President and Chief Finance Officer, at Attorney Annette Gozon Valdez, SVP for Programming Talent Management Worldwide and Support Group and President and CEO of GMA Films. O kinatawa naman ng ABS-CBN, sina Mark Lopez, Carlo Katigbak, President and CEO, Cory Vidanes, Chief Operating Officer for Broadcast, at Paul Piedad, OIC Finance Group. At nandun din siyempre, present din halos lahat ng It's Showtime host na kinabibilangan ni Vice Ganda, Ann Curtis, Ogie Alcacid, Kim Chu, Jong Hilario, Ami Perez, Jugs Jugueta, Teddy Corpus, Ryan Bang, Jackie Gonzaga, Ion Perez, Sian Dominguez, MC Mua, at Lassie.
Ayun, wala po si Bong Navarro at si Karil. At talaga namang damandama ang excitement sa loob ng venue dahil historic moment ito. O, lalo na pagkatapos ng contract signing, sinigaw pa ni Iya, "Welcome to your new home." Ayan. At dito po sa nangyaring contract signing, medyo naging emotional naman ang halos lahat dahil sa mga binitawang pananalita ni na ABS-CBN President Carlo Katigbak at GMA Chairman and CEO Felipe Gozon. O, sabi ni Katigbak, hindi niya raw akalain na pagkatapos nilang ilunsad ang primetime series na Unbreak My Heart na masusundan agad ang partnership nila sa GMA 7. Kasi itong Unbreak My Heart, collaboration din po ito ng ABS-CBN dito sa GMA. So, nasundan agad ito neto nung paglipat nga ng It's Showtime dito sa GTV. Sabi ni Katigbak, nung nabalitaan namin na gustong ilipat ang time slot ng Showtime, tinawagan namin si Annette para pag-usapan ng posibilidad na mabigyan ang bagong tahanan ng aming programa. At pagkatapos daw nun, in less than 2 weeks, eto, na-welcome na naman sila dito sa GMA. Ha? Kaya naman nagpasalamat si Katigbak sa lahat ng GMA 7 executives at sa lahat ng mga kapuso sa pagtanggap nila sa Showtime at sa pagyakap nilang muli sa ABS-CBN. Kaya sabi nga ni Katigbak, "Thank you for your kindness, GMA." O, pinasalamatan din ni Katigbak ang mga host at staff ng It's Showtime dahil sa kabila ng marami nitong pinagdadaanan, hindi bumitaw at sumuko sa pagbibigay ng saya at serbisyo. Sabi pa niya, "Lahat po ito ay para sa inyo, madlang people. Natutuwa kami na tuloy ang saya sa tuwing tanghali na magkakasama muli ang mga kapuso at kapamilya sa Showtime." So ayun mga kababayan, ha? Nako, pinasok na lang ABS-CBN lahat ng networks. So maganda to, maganda to kasi nagtutulungan itong mga ano, mga media companies. So siguro dapat tigilan na yung away-away. Di ba? Kasi sila-sila naman eh. Magkakasama, nagtutulungan din naman sila. Pag may problema, sinasalo ng isa. Kapag may kinakailangan yung isa, tutulungan ng isa. So, dapat, di ba, wala nang problema. Ang talagang problema lang naman ngayon kasi, nagsimula itong ganito, yung mga ano, mga lipat-lipat dahil dito sa tape eh. Doon lang nagsimula lahat yan eh. Dahil doon sa nangyaring sigalot dito sa tape at dito sa TBJ. Hanggang ngayon, hindi pa ata natatapos yung problema nila na yan. So, yun lang naman ang naging dahilan. Pero, dahil nga sa nangyayari, mukhang maganda ito para sa TV industry. Biruin mo, itong ABS-CBN, kapamilya na, kapuso pa. Kapatid pa. Di ba? Kapatid na, kapuso pa, kapamilya pa. Sangka pa. Ayan, yan po yung update lang po natin sa nangyari ngayong araw na ito. Pumirma ang dalawang kontrata, ABS-CBN, sa dalawang malalaking network dito po sa TV5 at dito po sa GMA. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligyan ang pala.